Gandang araw sa inyong lahat mga ka-teach, sa lahat ng kasama natin mula Luzon, Visayas at Mindanao. Andito na naman ako mga ka-teach para mamahagi ng mga simpleng idea at pamamaraan tungkol sa Japanese treasure. Ngayon, kung isa ka doon na gusto mong madagdagan ang kaalaman mo at matuto sa mga simpleng pamamaraan mga ka-teach, sundan mo lang ang mga simpleng lecture ko at tiyak, makukunan mo talaga na mga idea. Ngayon, nandito yung mga illustration na ito. Ginamit ko lang na example para masundan mo ang mga sasabihin ko. Pinamagatan ko pala ito mga ka-teach na top 10 list tungkol sa Japanese treasure man-made landmark. At ngayon, nandito na tayo sa pinaka-top 7 old cemented culvert. Ayan ang pinaka-buong pamagat dito sa content na ito mga ka-teach. At bago natin umpisan, mag-shoutout muna tayo sa mga ka-teach sa mga kasama natin. Let's do this! Shoutout tayo kay Sir John Recipe. Ayan, pusuhan natin. Mabuhay ang grupo ninyo dyan, sir. Asa ka sa Mindanao, bro. Paano kita ma-contact? Sa Facebook page ko, sir. Codreader official, chat mo lang ako. Kay Juicy Hanog, shoutout sa grupo ninyo dyan, madam. At kay Sir Marciano Flores, mabuhay ang grupo ninyo dyan, sir. At dito naman kay Bangis Sagaling. Ayan, mabuhay ang grupo mo dyan, sir. Bangis Sagaling. Dodong Villamor, ingat-ingat la. Good morning, bro. Always watching from Davao. Shoutout, mabuhay sa lahat ng taga Davao at mga kasama natin dyan. Happy hunting mga ka-teach. Enjoy lang ang buhay kay Sir Kinji Maglinti. Ayan, mabuhay ang grupo. Palagi talaga yan si Kinji Maglinti at ito rin si Boy Kaukau. Hindi na wala yan sa bawat post natin. Nakasubaybay palagi ito. Yan ang mga taong gustong magkaroon ng simpleng kaalaman lang mga ka-teach. Sa totoo lang, hindi tayo nagbabawa sa ating kaalaman. Bagkus ating pang dadagdagan. Boss Glenn Abrantes, many thanks idol. Salamat din sa inyo sir at ingat ang grupo ninyo. Ayan, nandiyan palagi si Boss Kinji Maglinti. Watch out idol, palaging nandiyan si idol. Idol ko to si Kinji Maglinti. Ayan, usuan natin mga ka-teach. Dimitrio Peligro, ayan, magandang gabi po sir at mga ka-teach na mapadikod po ako. Send ko sa mag-send lang kayo sa messenger ko. Katsat ko na to kanina eh. Kay Rigi Rigi Gilar, mabuhay. Salamat sa pagbasa, sa watching. Salamat din sa grupo ninyo dyan. Si Sir Renato, kasiris to eh. Alam po naman ang literacy. Ayan. Si Boss Boy YouTube. Ayan. Yan mga kasama natin na masugid na tagapagsubaybay. Ayan. Pusuan natin si Sir Yamashita Trail Marker to eh. Marker Trail Markers. Ayan. Clementi Bato. Ayan. Magandang araw sa inyo sa grupo ninyo dyan sir. Mabuhay ang grupo ni Boss Clementi Bato. At ito naman tayo kay Sir Nads Diamante, mabuhay ang grupo ninyo dyan sir. Kay Chris Rodriguez, Boss Kinji Maglinti, lahat ng nandito, God bless sa inyong lahat guys. Sana mag-success ang bawat membro ninyo or bawat grupo ninyo, kahit isa man lang. Hindi naman tayo naghanap ng maramihan mga ka-teach, isa lang, basta sigurado sapat na. Ayan ang totoo mga ka-teach. Ayan, sunod-sunod si Boss Kinji Maglinti . Ayan. At sa mga ibang kasama natin dyan, tulad na ni Boss Chris Rodriguez, mabuhay. Dodo the Explorer, ayan, mabuhay sa inyong grupo dyan sir. God bless and good luck, sana mag-success ang bawat membro. Maripel Antonio, kay Boss Sam Cabreros, ayan, Daudi Mamariog, Raul Dilima, ayan,
Yung mga hindi pa natin nabanggit mga ka-teach, huwag kayong mag-alala, mababanggit yan sa sunod na content ko. Ayan. At pahabol naman kay Ulong Ginto. Ayan. Watching from Butuan. Asa na yun? Watching from Butuan, sir. Mabuhay ang taga Butuan. Marami kaming kasamaan dyan sa organisasyon. Buhay sa iyo, Sir G. General, at saka sa mga kasamahan namin dyan sa organisasyon namin. At ganoon din kay Sir Odin Bansquit, kay Sir Kenji Maglinti. Ayan, suha natin si Boss Sir Kenji Maglinti. Okay mga ka-teach, umpisa na natin yung mga hindi pa na-shoutout. Huwag kayong mag-alala sa sunod na content ko na kay Sir Jojo Camille Castillo. Castillo to eh. Okay, mabuhay mga ka-teach. Umpisa na natin ang content na ito. Let's do this mga ka-teach. Okay, ito na sir. Ito na mga madam. Umpisa na natin. Ganito yan. Bakit ko tong nasali ang Old Cemented Culvert dito sa pinaka top 10 list natin sa Japanese Treasure Man-Made Landmark? Dahil ito sa mga area kung saan ko napuntahan at mayroon nang nakakuha mga katiit sa mga ganitong plastada. Ngayon, kung sakaling may ganito kayong plastada sa lupa ninyo na kailangan din talaga mga katiit may history ang area ninyo. Dahil yung mga area na napuntahan ko mula Luzon, Visayas at Mindanao, may mga history yun mga katiit. Kaya kung sakaling may ganito kayo plus may history pa kahit saling kwento na nakikita ng mga ninuno ninyo na ang area na yan dinadaanan ng mga Hapon noong World War II. Sa madaling salita, ang area na yan mga ka-teach, daanan yan. Tulad dito, nandito yung pinaka culvert sa ilalim, nagawa siya ng siminto, at dito sa taas ay lumang kalsada kung saan dinadaanan ng mga Hapon noong World War II, lalo na dinadaanan ng sasakyan nila. Nako, positive yan mga katihits. At nakikita ng mga ninuno ninyo noong panahon ng World War II na ganun ang sistema sa area na yan. Nako, sure ball yan mga katihits, lalo na naging lupa na ninyo sa panahon ngayon. Positive ang area na yan mga katihits. Ang magandang gagawin dito, i-explore ninyo yan. Pero alam naman natin ngayon lahat na marami ng mga kagamitan tayo tulad ng mga locator, detector or scanner para sigurado talaga ang trabaho. I-locate ninyo agad ang area na yan. Dahil yung mga ibang area na napuntahan ko, nakuhaan talaga mga katiit. Sa totoo lang, dalawa ang pinaka-landmark nito eh. Maliban pa sa culvert na yan, may kaakibat pa siyang kasama dahil may kalsada. Alam naman natin, pag kalsada, gawa rin niya ng tao. Kaya pasok rin yun sa man-made landmark tulad nito. Ang tulad ng culvert, man-made landmark mga ka-teach, gawa yan ng tao. May isa pang klase yan, maliban pa sa tulad nito na gawa ng siminto or simintadong culvert. Ang isang klase nito mga ka-teach ay gawa siya ng mga bato. Na tulad nito mga ka-teach. Ayan. Kung sakaling may ganyan din mga ka-teach, lalo na dinadaanan ng mga Hapon noong World War II at nakita ng mga ninuno ninyo, ulitin ko ulit, kahit saling kwento lang mga ka-teach, pwede din yung i-explore ang area na yan. Dahil positive rin yan. Meron at meron talagang nilalagay dyan. At kung sakaling mayroon kayo dyan sa area ninyo at hindi nyo alam kung paano ang gagawin at gusto ninyo ng assessment, i-chat ninyo ako mga ka-teach para ma-assist ko kayo kung ano ang gagawin dyan. At budgetan nyo lang ng isang kinsina na trabaho dahil hindi matagalan ang ganitong trabaho mga ka-teach. Pag sinuwerte talaga ang grupo ninyo, ay swerte talaga mga ka-teach. Isa ito sa mga area na hinahanap din namin. Ayan ang totoo mga ka-teach. Okay, sana nakuha na ninyo ng idea mga ka-teach ang mga simpleng lecture kong ito
at may apply ninyo sa mga area ninyo kung may mga ganito kayong plastada. At kung hindi kakayanin ninyo, by actual, nandito lang si Code Reader, i-chat ninyo ako mga teach para mabigyan ko kayo ng assessment. Pero kailangan sa inyo talaga ang lupa. Ayan mga ka-teach. Ulitin ko ulit, maraming salamat and God bless sa inyong lahat mga ka-teach. Thank you mga ka-teach.